Para sa akin po, opo. Mm-mm. Kasi apektado rin po yung mga kabataan eh. Ilugar na lang po. Ilugar na lang po yung, kasi yung mga bata, unang-una, maraming tulad ngayon, mga batang maaga pa lang nabubuntis na. Dahil po doon. Mm-hmm. Oo. So, lalo na pahirap ng pahirap yung buhay. Kawawa din yung mga kabataan. At syempre, ngayon ay panahon na naman para manghalap tayo ng mga idea, opinion, at mga suggestion ng mga kababayan natin kaugnay sa magandang pag-uusapan natin ngayong araw ng Martes para sa kanila. Pabor ba sila o panahon na ba para iban itong pagpapalabas ng mga Pinoy movies na may malalaswang content? Nako, halika mga kapartner at samahan nyo ako para alamin yung pulso ng ating mga kababayan. Yeah, napapanahon ng iban kasi very accessible na yung mga ano sa mga kabataan. So, and I think lalo na yung mga adults ngayon, wala na silang much time to handle or supervise their kids. So, I think it's really, it's a call na kailangan ng i-ban. Totally ban. Hindi maayos yung exposure ng sex education. Hindi maayos kasi yung sex education dito sa Philippines. Kaya parang pagka na-expose sila sa mga ganong klase ng tema, hindi siya nakakatulong. Kundi parang, yun nga, dahil walang supervision, out of control yung exploration ng mga kabataan. That leads to, example, premarital sex, unprotected sex. So, yeah, that's why I think kailangan siyang iban. Oh, pabor ako dun. Kasi napapanood na ng mga bata sa cellphone, sa Facebook, YouTube, ganyan. Dapat nang iban para yung mga anak natin, yung ipalabas ba yung dasal, ganyan, huwag yung board. Kasi nakakasama sa mga utak ng bata yun. Siguro opo. Kasi yung panahon po natin ngayon is parang yung mga kabataan ngayon is parang mas active sila ngayon sa social media. Kasi mas ano sila eh, mas parang mas mapusok po parang ganun. Kaya pwede po nilang magaya. Iwasan po. Then sana alamin din nila yung mga limits nila. Oo naman, dapat naman. Kasi yung mga batang, mga musmos, lahat nakikita, lalo na't yung inaano sa TV na pinapakitang mga advertise na hindi magaganda, nakikita ng mga bata. Ginagaya nila, sinasabi nila. Katulad ng kapitbahay namin, bata pa siya, wala pa yata siyang 7 years old. Nagsasalita na ng malaswa kasi naririnig niya sa TV, nakikita niya sa TV. Kaya dapat talaga iba na ang lahat ng malalaswa na bagay, kahit na anong bagay na malalaswang pinapakita sa TV, dapat alisin na. Lalo na yung sa mga cellphone, kahit kita na lahat, pati atay balon-balunan. Yun, diba? Totoo naman eh, hindi totoo yan. Dapat naman talaga tanggalin. Kasi yung mga batang musmos ang nakakakita. Bata pa, nakikita na nila. Kaya nakapagsalita sila ng hindi maganda na. Hindi nga nakikita sa magulang, nakikita naman sa TV, naririnig pa. Yun po dapat na alisin. Yes, at yan mga kapartner, ay natutukan natin ang lahat ng mga reaksyon, opinion at payo ng ating mga kababayan para sa ating pinag-uusapan na issue ngayong araw ng Martes. Napakahalaga din ito. O hindi kayo naman tinatawag na wake up call para sa lahat ng mga magulang na talaga nang mangbantayan ang kanilang mga anak sa mga pinapanood na mga content, lalo-lalo na sa social media o maging sa television man. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Mol Montibon. Back to studio, mga kapartner. Maraming salamat, Paul Montibon, sa iyong report sa pulso ng ating mga kababayan.